nasa 50,000 yung pinapautang nila, within 6 months, ang tubulan niya is 500. So may inaabot ng 6 months, 8 months, 4 months, 3 months. Hello mga kasari, kakabsay. Yan, kamusta na po kayo? Marami pong salamat sa lahat po ng nag-subscribe po sa akin channel at sa mga patuloy pong nanonood ng ating mga video dito po sa YouTube. Maraming maraming salamat po. Sa vlog na to, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga iba't ibang lending business na o iba't ibang lending company na pag-utangan ko dati na masasabi ko na nakatulong sa akin ng malaki. So, kung gusto niyo pong malaman kung magkano po yung tubo nila, patong nila, yan, panoorin niyo po yung video nito. At kung ano po yung mga lending company na mga iyon. So, gusto ko lang kayo i-update kasi kanina bumili ulit si Mr. ng isang kahon na coffee ko. Tapos, yes! Nadagdagan tayo na isang kahon. Per kahon na rin tayo ng Burr Brand Swap. Diba? Unti-unti na tayong nagpapadami ng ating mga paninda. Gaya nga ng sinabi ko mga kasari, hindi naman kailangang biglayin natin lahat ng mga paninda natin na madami agad kung hindi naman kaya. Pero kung kaya, why not, diba? Go, 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 yan. Pero kung hindi kaya, huwag nating pilitin dahil kailangan unti-unti yan para hindi naman tayo may stress, diba? So, kanina namili si Mr. ng worth more than 10,000 pesos ng grocery. Kasama na dyan yung tuyo, itlog, sigrilyo. Yan. Tapos, yung mga chichirya. So, lahat na. Tsaka kasama na dun yung isang kahon na coffee ko at isang kahon na Burr Brand Swag. So, yeah. Isa sa mga pinaka-favorite ko talaga na napag-utangan dati, ito yung ECF na tinatawag dito sa amin sa Tarlac. Bali, isa siyang foundation. Ang pangalan niya is Eduardo Huangco Foundation. Bale kasi yung tubo niya ay nasa 10% within 100 days. So kung ang nakuha mo ay 10,000, so ang tubo niya is 1,000 pesos within 100 days. So ang lending company na to ay maganda pag merong araw-araw na income. So nagpapairam din sila sa mga nagpo-farmer or yung mga nagsasaka. Kaya lang hindi ko kasi alam kung magkano yung patong doon. Kasi more on sa business tayo. So, excuse me. So, yun yung patong nila. 10% within 100 days. So, parang nasa 3% siya every month. So, yun yung isa sa pinakagusto ko na napag-utangan ko dati. So, isa sa mga requirements nila dapat may business ka. Mas maganda kung meron kang mga business permit yan. Tsaka yung may pipilapan ka, kung meron kang pwedeng i-collateral, yun, nilalagay nila doon. Tapos, mga ID, yun lang naman yung kailangan nila. So, yun yung mga requirements nila. Okay siya pag meron kang everyday income. So, isa pa sa mga pinagkukuhanan ko dati talaga yung sa 5-6. Hindi naman forket kasi sinabing 5-6 ay every month na yung tubo. Meron akong mga pinagkukuhanan na dati na ganun din, 100 days. Pero 20% naman yung kanyang tubo. So, okay na rin siya kasi kung kumuha ka ng 1,000 example, ay maghuhulog ka ng 12 pesos every day. So, yan. Kung 5,000 is nasa 60 pesos every day. Ang kagandahan kasi sa mga 5-6 at hindi tulad ng mga company sa ESEF, example, sa mga lending, pwede kang magpalya. Kasi sa mga ESEF, basta natapos na yung 100 days, dapat mag-complete payment ka na. Kasi sa mga 5-6 or sa mga Bumbay na pinagkukuhanan ko, pwede kang magpalya. Tapos, minsan pag kailangan na kailangan mo na,
pwede mo na siyang baliktarin. Hindi tulad ng mga lending company na kailangan mong tapusin yung required time niya na kunwari 6 months or 100 days or 3 months. Basta dapat tapusin mo yung time na yon bago ka makakuha ulit. Sa mga Bombay kasi, basta kailangan mo na, basta gusto lang ng nagpapautang, pwede mo nang baliktarin. So, hindi naman lahat ng mga nagpa 5-6 ay masyadong matakaw sa tubo. Kasi yung iba talaga, meron, ako nga, kami ah, ngayon, nagpapautang din kasi kami. So, may inaabot ng 6 months, 8 months, 4 months, 3 months. Depende na yon sa umuutang. Kasi minsan, yung kakayahan nilang magbayad, yun lang talaga yung kumbaga binibigay namin or inaallow namin. Hindi namin sila pinipilit na dapat yan, 40 days lang, 1 month, ganyan. So, hindi namin sila pinipilit. So, kami, kaya gustong-gusto kami ng mga pinapautang namin dun sa bayan kasi nagpapautang kami sa bayan. Kasi minsan sila yung namimili kung gaano katagal yung pagbabayad nila. Tapos, kunwari 20%, example ha, 10,000 yung nakuha. So, nasa 2,000 yung tubo nun. So, magiging 12,000 siya. Pero within kung gaano katagal nila babayaran yun, yun lang yung tubo. Kumbaga, hindi siya nadadagdagan hanggang sa babayaran nila. So, ganun yung klase kung paano kami magpautak. Hindi siya tulad ng, kumbaga, every month or every 40 days na nagtutubo. So, ganun po kami magpautang. Kung gaano katagal sila mabayaran or kung gaano katagal nila mabayaran yun, yun pa rin ang tubo mula noong kinuha nila. Ito yung last, yung pinaka-paborito ko sa lahat. Ito yung mga nagpapautang ng every month yung tubo. Kumbaga, pag umutang ka ng 20,000 pesos, example, tas ang tubo niya ay 3% or 5%. So, ang 3% ng 20,000 ay nasa 600 pesos every month. So, ang obligado ka lang na ibigay sa isang buwan ay yung tubo niya. Kumbaga, nasa 600. Kung 3% ang usapan, tapos, kung 5% naman ay nasa 1,000 pesos. So, kaya mong kitain yun sa loob ng 1 month. Pag pinaikot mo ng pinaikot yung pera sa business. So, maganda ito kasi hindi siya masyadong mabigat. Kumbaga kasi pag hindi ka kumikita araw-araw, hindi mo kailangan mag-isip kung saan yung or saan mo kukunin yung panghulog mo araw-araw. So, yung tubo lang niya every month, yun lang yung problemahin mo. So, hindi mababawasan. Kunwari, gaya dito sa Sari-Sari store, pinuhunan mo siya sa Sari-Sari store, hindi siya mababawasan yung puhunan mo araw-araw. Kasi hindi ka naman obligadong magbayad ng araw-araw. So, imposible naman, di ba, na hindi natin kitahin yung 600 or 1,000 pesos sa loob ng isang buwan. So, okay na rin, di ba, kaysa naman sa... Ito, mas gusto ko talaga pag nagbi-business. Kasi pag araw-araw kang naguhulog, halong-lalo na kung ininegosyo mo, mababawasan at mababawasan in the long run yung puhunan mo. Pero kung ganitong style, okay siya. Kasi hindi natin mamamalayan, di ba? Mabubuo na pala natin yung utang natin or may pambayad na tayo sa utang natin or kumbaga yung mga kinita natin kung kaya nating magbigay ng 2,000, 3,000 or 5,000 na paunang bayad para mabawasan yung utang natin. Di maganda, di ba? Lalong-lalo na kung kumikita yung ating Sari-Sari store. So ako, mas gusto ko itong last na uri ng pag-utang. Kasi doon ko mas maganda or mas nairo-rolling ko yung pera. Kasi hindi siya nababawasan araw-araw. Pero
kung kaya po natin wag nang umutang, wag na po tayong umutang. Pero kung gaya ko po dati na hindi may iwasan, so mamili po tayo ng mga lending company na mababa yung interest, tsaka yung mga nagpapautang na hindi masyadong matakaw sa tubo. Yan. Dito sa amin merong mga sa agriculture, nagbangko, alam ko land bank, so nasa 50,000 yung pinapautang nila. Within 6 months, ang tubo lang niya is 500. Kaya lang ang alam ko yung mga membro lang ng co-op o yung may mga lupa yung binibigyan nila. So kung meron sa inyo, yan, magtanong tayo sa ating mga barangay official. Yan, silang mga katulong sa atin, or kung may co-op sa atin, yan, sumali tayo kasi marami yung maitutulong sa atin ng mga ganun. So yan na po muna kakabsat yung may share ko sa inyo. Kung may na-share po akong mga ideas, please like and subscribe at pakiring na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming po salamat!